Sa kanyang edad na 42, isa pa rin si Manny Pacquiao sa pinakasikat na mga atleta, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Ang batang nagmula sa kahirapan ay naging kilalang celebrity sports star, artista at politiko. Gaano nga ba kasikat si Manny? The Philippine Showbiz List presents How Famous is Manny Pacquiao? Humble Beginnings. Si Emmanuel Dapidran, Manny Pacquiao, ay ipinanganak sa Kibawe, Bukidnon noong December 17, 1978 at lumaki siya sa General Santos City. Ang kanyang mga magulang ay sina Rosalio Pacquiao at Junicia Dapidran Pacquiao. Ang kanyang mga magulang ay naghiwalay noong 6 na taong gulang pa lamang siya matapos na ang kanyang ama ay nagkaroon ng affair sa ibang babae. Siya ang pang-apat sa 6 na magkakapatid. Isa na rito si Alberto Bobby Pacquiao, isa ring politician at former professional boxer. Nakompleto ni Manny ang kanyang elementary education sa Saavedra Saway Elementary School sa General Santos City. Ngunit, nag-drop out siya sa high school dahil sa sobrang kahirapan. Sa edad na 12, na-introduce si Manny sa boxing dahil sa kanyang tiyuhin na si Sardo Mejia. Ayon sa kanyang autobiography, sinabi ni Manny na ang laban ni Mike Tyson sa tinalo niyang si James Buster Douglas noong 1990 na napanood niya kasama ang kanyang Uncle Sardo ang nakapabago sa kanyang buhay. Ang kanyang early interest sa boxing ay naimpluwensyahan din ng martial artist na si Bruce Lee at ng boxer na si Muhammad Ali. Noong 1990, sinimulang i-train si Manny sa isang makeshift home gym. Pagkatapos ng 6 na buwan na training, nagsimula si Manny ng boxing sa isang park sa Jensen at eventually nagsimulang dumayo sa ibang mga lugar upang lumaban sa mga higher rank opponents. Sa edad na 14, pumunta si Manny sa Maynila at nanirahan sa lansangan. Nagtrabaho siya bilang isang construction worker at napilitang piliin ang magutom o magpadala ng pera sa kanyang ina sa Sarangani. Pinagpatuloy niya ang pagboboxing at napasali siya sa Philippine National Amateur Boxing Team kung saan ang kanyang tirahan ay libre mula sa gobyerno. Sa edad na 15, kinonsidera si Manny na ang best junior boxer sa Southern Philippines. Noong January 1995, sa edad na 16, nangyari ang kanyang professional boxing debut bilang junior flyweight. Education. Noong February 2007, si Manny ay pumasa sa isang high school equivalency exam at naawardan ng high school diploma ng Department of Education. Ngayong 2021, sinabi ni Manny na natapos niya na ang kanyang college degree sa Philippine Christian University at kumukuha siya ngayon ng masteral degree. Ito ay ayon sa interview sa kanya ni Karen Davila. Professional Boxing. Si Manny ay may amateur record na 64 at may record na 62-7-2 bilang professional na may 39 wins by knockout. Ayon sa boxing historian na si Bert Sugar, nirank niya si Manny bilang ang greatest southpaw fighter of all time. Noong 2020, si Manny ay pinangunahan ang rankers list of best boxers of the 21st century. Gumawa ng kasaysayan si Manny bilang ang unang boxer na nanalo ng world titles sa 8 weight divisions na nagkaroon ng panalo ng 12 major world titles as well as ang unang boxer na nanalo sa lineal championship sa 5 different weight classes. Si Manny rin ang unang boxer sa history na nanalo ng major world titles sa 4 na original weight classes sa boxing na kilala rin bilang ang glamour divisions. Ito ang flyweight, featherweight, lightweight, and welterweight. At ang unang boxer na naging 4-decade world champion na nanalo ng world championships across 4 decades, 1990s, 2000s, 2010s, and 2020s. Matagal lang tinatawag si Manny bilang ang best active boxer in the world, pound for pound, ng halos lahat ng sporting news at boxing websites. Kasama na ang ESPN, Sports Illustrated, Sporting Life, Yahoo Sports, About.com, Box Rec at the Ring, at simula noong pag-akit niya sa lightweight hanggang natalo siya noong 2012. Siya rin ang pinakamatagal na naging top 10 active boxer sa The Ring's Pound for Pound list from November 2003 hanggang April 2016.
nakapag-generate si Manny ng halos $20.1 million sa pay-per-view buys at $1.2 billion sa revenue galing sa kanyang 25 PPV na laban. Ayon sa Forbes, siya ang pangalawang highest paid athlete sa buong mundo noong 2015. Sa kanyang buong career, nakatalo na si Manny ng 22 world champions so far. Ranking and awards. Pinangalanan si Manny bilang Fighter of the Decade for the 2000s ng Boxing Writers Association of America, World Boxing Council at World Boxing Organization. Noong 2006, 2008 at 2009, nabigyan ng award si Manny ng Ring Magazine, ESPN at BWAA ng Fighter of the Year. At 2009 at 2011, nanalo siya bilang Best Fighter ng ESPY Award. Ang BoxRec naman ay na-rank siya bilang ang greatest Asian fighter of all time. Noong 2016, na-rank si Manny na number 2 sa ESPN's list of top pound-for-pound boxers of the past 25 years at na-rank rin siya na number 5 sa BoxRec's ranking of the greatest pound-for-pound boxers of all time. Entertainment career. Naging celebrity si Manny at sinimulan ang kanyang acting at hosting career with guest appearances sa ABS-CBN noon. Pumirma siya ng contract bilang aktor at host sa ABS-CBN. Noong December 2005, ginawa ni Manny ang kanyang first lead role sa Lisensyadong Kamao. Noong 2008, kasama si Aramina at Valerie Concepcion ay ginawa niya ang anak ng Commander. Bumida rin si Manny sa superhero comedy film na Wapak Man na nirelease noong December 25, 2009 bilang entry sa 2009 MMFF. Pagkatapos ng kanyang kontrata sa ABS-CBN, pumirma naman si Manny sa GMA Network bilang aktor at host noong September 2007. Noong 2007, pinalabas ang kanyang infotainment show na Pinoy Records. Ang ibang project ni Manny ay ang Totoy Bato at ang sitcom na Show Me the Manny. Kasama si Marian Rivera na naging on-screen love team niya. Naging host rin si Manny sa Manny Many Prizes kung saan nagbibigay siya ng mga prizes sa mga audience. Noong 2020, nakas si Manny upang iportray si General Miguel Malvar sa upcoming biopic film na Malvar, Tuloy ang Laban. Music career. Pumasok rin si Manny sa singing na bahagi ng kanyang entertainment career at nakapag-release siya ng dalawang album na naging certified platinum locally. Halos na kanyang Tagalog songs ay composed ni Lito Camo na sumulat sa biggest hit ni Manny at kilalang kanta niya na Para Sa'yo ang Laban na To. Noong March 2010, lumabas si Manny sa Jimmy Kimmel Live at kinanta ang Nothing's Gonna Change My Love For You. Noong 2011, bumalik siya sa show upang ipromote ang kanyang commercial single na Sometimes When We Touch. Ang track ay umakyat sa number 19 sa US Billboard's Adult Contemporary Top 20 list at naging isa sa mga Southeast Asians na pumasok sa US Billboard chart. Noong 2015, nirelease ni Manny ang isang extended play na finiture ang kanyang recorded entrance song para sa kanyang laban kay Floyd Mayweather Jr. at shortly, inanunsyo ang kanyang retirement sa music nang sinabi niya na, "I love music, but music is not for me." Social media. Si Manny Pacquiao ay may YouTube channel din na may 500,000 subscribers as of June 2021. Ang kanyang Instagram account ay may 6.4 million followers. Ang kanyang official Facebook page ay may 17 million followers. At ang kanyang Twitter account ay may 2.6 million followers. Politics. At the height ng kanyang professional career, inanunsyo ni Manny ang kanyang kampanya para sa seat sa Philippine House of Representatives. At nang natalo siya as incumbent representative, na sinabi na ang dahilan ay dahil people weren't prepared to lose him as their boxing icon, ang career ni Manny sa politika ay nagsisimula pa lamang noon. Noong November 21, 2009, inanunsyo ni Manny na tatakbo siya ulit para sa isang congressional seat, this time sa hometown ng kanyang asawa sa Rangani Province. Naging successful ang kanyang kampanya, nakapagtamo siya ng landslide victory. By 2010, si Manny ay naging representative sa 15th Congress ng Pilipinas. Ang pugilist-turned-politician ay nakompleto ang kanyang termino at tumakbo ulit noong 2013 kung saan na-re-elect siya. Noong 2015, inanunsyo ni Manny ang kanyang kagustuhan na tumakbo bilang senador. Tumakbo siya sa ilalim ng United Nationalist Alliance at na-elect noong May 2016. Shortly, nakasama siya sa Duterte government at nakasama sa party ni Presidente Duterte na PDP Laban.
As of 2018, nakapag-file si Manny ng total of 31 Senate bills during the 17th Congress. Controversy and scandals. Humarap si Manny sa isang iskandalo noon na ang Philippine Bureau of Internal Revenue ay nag-issue sa kanya ng freeze order sa lahat ng Philippine bank accounts niya dahil di umano sa tax evasion mula sa kanyang kinita galing sa kanyang mga laban sa United States noong 2008 hanggang 2009. Sa kanyang unang taon bilang senador, hindi sumang-ayon si Manny sa pagpapakasal ng mga same-sex couples at sinabi na if we approve male on male, female on female, then man is worse than animal. Nakriticize si Manny ng ilang local celebrities at miyembro ng LGBTQ+ community around the world. Tinapos ng Nike ang kanilang long-standing partnership kay Manny dahil sa kanyang komento na ito. At eventually, humingi si Manny ng sorry pero klinaro niya na against pa rin siya sa pagpapakasal ng mga same-sex couples. Presidency. Dapat pagbigyan natin ng iba. Ito ang sinabi ni Senator Manny Pacquiao. Ito ang urge niya sa mga nagsasabing gustong patakbuhin si Davao Mayor Sara Duterte Carpio for president sa 2022 at sundan ang posisyon ng ama nito na si President Duterte. Sinabi ni Manny na being president is anointed by God. Sinabi niya na hindi pa siya sigurado kung tatakbo siya sa Philippines' top post. Ngunit iginiit niya na hindi siya magpapapwersa o magpapatigil sa kung sino kung tatakbo man siya. Ngunit ayon sa PDP Laban Executive Vice Chairman na si Senator Aquilino Coco Pimentel III, nang maging virtual guest siya ni Karen Davila sa Head Start, hindi siya nagbibiro nang sabihin niya na kanyang party mate at PDP Laban National President na si Senator Manny Pacquiao ang susunod na pangulo na kailangan ng bansa. Sang-ayon ka ba na maging presidente ng Pilipinas si Senator Manny Pacquiao? I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!